Tinignan naman ako ni Harris. Siguro time na rin para makita ni Lucas kung saan talaga kami dapat nakatira. Yehey! Thank you, Nanay! You're the best talaga! Are you sure it's okay with you? Bulong sa akin ni Harris. Nagdadako dahil kung anong gusto ng anak ko, ibibigay ko. Malawak naman ang Pilipinas at malawak ang Manila, kaya malit lang ang chance na magkita kami ni Logan. Pero baby, babalik din tayo dito, okay? Okay, Nanay! We decided na 2 weeks kami magstay sa Manila. I called Ava and Gianna at silang dalawa ang susundo sa amin. I am so excited! Kita ko sa mata ni Lucas kung gaano siya kasaya dahil nakasakay na kami ng plane pa uwi. Pero ako, hindi ko alam kung bakit balot ako ng kaba at takot dahil ayoko mag-cross ang landas namin ni Logan, lalo na't kasama ko si Lucas. Dada, can I meet your friends too? Wala ko masyadong friends sa Pilipinas, baby eh. Nagkatingin na lang kami dahil sa gustong mangyari ng anak ko. Sleep now, baby. When you wake up, nasa Pilipinas na tayo. Kinalong naman ni Harris si Lucas habang tulog, samantalang ako'y pilit kinalma ang sarili dahil ayoko ipahalata sa anak ko ang takot ko. Don't worry, I will do everything para hindi kayo magkita. Thank you. After ilang hours ng biyahe namin, finally nandito na kami. Hindi may paliwanag ang ngiti ni Lucas, lalo na nang matanaw niya ang dalawang ninang niya. Ninang Gianna, Ninang Ava. Oh my gosh, Lucas, lalo kang pumogi ha, si Ava. I'm glad pumayag kang umuwi kayo dito. Akala ko forever ka na magtatago sa Amsterdam eh, Ana Gianna. Just for 2 weeks din pagbalik namin. Pabalik na rin kami. Sad ko. Pabibigyan ko lang naman talaga si Lucas eh. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ako ngayon sa Pilipinas. Pakiramdam ko bumalik lahat ng alaala na dapat ay ibinaon ko na sa limot. Are you okay? Tanong ni Harris. Yup, jet lag siguro to. Dumiretso kami mag-ina sa kondo ni Gianna. Si Harris naman umuwi muna sa kanila. Kailan tayo pwedeng mamasyal, Nanay? Tomorrow, baby. We'll go to the amusement park with your ninangs. Ay, di ako pwede, girl. May date kami ng jowa ko eh. Sa Gianna. How about you, Ninang Ava? Of course, pwedeng-pwede ako. Nabuhay naman si Lucas dahil akala niya parehas hindi pwede ang dalawa niyang ninang. Nang makatulog si Lucas, sinila ko ng dalawa sa sala para kausapin. Alam mo ba hanggang ngayon, pinapahanap ka pa rin niya? Ava, pinapahanap pa rin kami ni Logan? Bakit balita ko, ikinasal na siya? Gaga, fake news lang yon. Alam mo, to be honest, minsan, naaawa na kami ni Bakla eh. Mino na nagastos niya, mahanap lang kayo. Kaso wala talaga. Bakit parang nakokonsensya ako? So hindi pala totoo na may fiancé na siya. Dapat ba akong pamuhay ng loob? Heist, bakit ba kasi ayaw mo siyang harapin? Hindi ko pa kaya, Ava. Alam namang masakit yung ginawa niya sa'yo eh. Pero pinakinggan mo man lang ba yung side niya? Hindi, di ba? Basta mo na lang siyang iniwan na parang isang bula. Isipin mo rin kung gano'ng kasakit para sa kanya yon. Alam mo ba na para na siyang baliw kakahanap sa'yo nung araw na yon? Ilang linggo siyang walang tulog, girl, kaya muntik na talaga kaming dumating sa point na sabihin na namin kung nasaan ka. Ewan, pero bigla akong umiyak dahil sa sinabi ni Gianna. Hindi ko alam kung ano mukhang iharap ko kay Logan, lalo na nga ngayon na pinapahanap pala niya kami ni Lucas. Mag-isip kang mabuti, Kathy. Hindi na tayo bata ni Logan. Para magtagu-taguan, Lucas needs his father. Huwag mo siyang palakihin na hindi pinapakilala ang totoo niyang ama. Ava, ano nga bang dapat kong gawin? Litong-lito na ako. Dapat ko na nga ba siya na harapin ulit? Cassandra's POV. Happy birthday, Lucas. Pagkagising na pagkagising ng anak ko, sinurprise namin agad siya ni na Harris. Wow, thank you everyone. Bilinhan lang namin siya ng cake tapos nag-order kami ng foods at kami na rin ang nag-decorate ng happy birthday sa pader. Simple pero alam kong masayang masaya na si Lucas. Pero mas magiging masaya siya dahil ngayon namin siya ipapasyal sa amusement park. Pero mas magiging masaya siya. Nanay, can Dada join us? So, we are a one big happy family. Natahimik naman kami. Nagkatinginan kami ni Gianna at Ava dahil naalala namin yung pinag-usapan namin kagabi. Tungkol sa totoong tatay ng baby ko. Susunod na lang si Dada, okay? May aasikasuhin lang talaga ako. Promise, Dada? I promise.
Lumapit pa si Lucas sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Nana, why are you not kissing Dada? Hindi mo na po ba siya love? Pansin kong parang namula si Harris sa tanong ni Lucas. Anong sasabihin ko? Eh, anong gagawin ko? Give Dada a kiss, Nanay. Just one kiss. Wala akong magawa kaya hinalikan ko na lang din si Harris sa pisngi. I am sorry kung naipit ka sa gantong sitwasyon. Saad ko kay Harris. Inihatid ko na siya palabas ng kondo para na rin na makahingi ng pasensya. Wala yun. Nag-enjoy nga ako maging daddy ni Lucas eh. At maghihintay rin ako hanggang sa magbukas na ulit yung puso mo. Gusto ko bigyan ng chance si Harris pero ang hirap palang pilitin ng puso. Mabait naman siya, maalaga at talagang responsable lalo na kay Lucas. Pinaramdam niya sa anak ko na may tatay na handang mag-alaga sa kanya. Kaya malaki talaga ang utang na loob ko kay Harris. Hindi ko nga alam ang isasagot ko kay Harris. Naisip ko pa nga eh, what if ipakilala ko na kaya siya kay Logan? What? Para saan? Para pati anak niyo lokohin niya? Heist, may point naman nga siya. Baka masaktan lang din ang anak ko tulad ng pananakit na ginawa niya sa akin. Gulong-gulo na ako. Ang isip ko, look Cathy, pumunta tayo dito sa Pinas para sundin ang gusto ni Lucas, hindi para bumalik kay Logan. Pero may karapatan din naman si Logan kay Lucas. He is the biological father of my son. Kahit na. Nagulat ako dahil biglang napalakas ang boses ni Harris. Galit ka ba? I'm sorry, Catherine. Ayoko lang masaktan ko ulit. Ayokong madurog ka na naman dahil kay Logan. Mahal ko kayo ni Lucas kaya pinoprotektahan ko lamang kayo. Sige na, baka hanapin na ako ni Lucas. Mag-text ka na lang kapag papunta ka na. Pagkaalis ni Harris, sakto naman nalabas ni Lucas at Ava. Let's go na, Nanay. Hila-hila ako ni Lucas palabas ng kondo. Tama si Harris, siguro hindi pa panahon para makilala ng anak ko ang tunay niyang ama. Maintindihan mo rin ako, anak? Busy si Logan sa pag-inom ng wine habang nagbabasa ng mga files para sa board meeting niya mamaya. As usual, ano ba namang aasahan sa kanya? Trabaho at alak na lang ang libangan niya para makalimot pansamantala sa babaeng mahal niya. Tito Logan! Nabitawan niya ang mga papeles na hawak niya nang biglang dumating ang napakagandang pamangkin niya, si Sabrina. What? But I have a meeting. Bigla namang pumasok ng opisina niya si Heisley. Yes, Heisley is the mother of Sabrina and she is now 4 years old. Uunahin mo pa ba yan kesa sa pamangkin mo? Napabuntong hininga na lamang si Logan. Isa rin si Sabrina na hindi niya kayang tiisin. Naalala kasi nito ang kanyang anak. Babalik din kami ng Paris? Kaya pagbigyan mo na yan. Okay, fine. We will go to the playground. Naalala ni Logan ang pinuntahan nila dati ni Catherine. Doon niya rin balak ipasyal si Sabrina dahil panigurado matutuwa ito. By the way, may balita ka na ba sa kanila? Nothing, but I will never stop finding them. Sasabihin na lang din kita kapag may balita na ako. Thanks, sis. Iniwan ni Logan kay Iris sa mga papeles at binuhat na si Sabrina palabas ng company. I am excited. Napangiti si Logan. Nakatatak sa isip niya balang araw, anak naman niyang ipapasyal niya rito. Cassandra's POV. Careful, anak. Saway ko kay Lucas. Nanay, this place is awesome. Una kaming sumakay sa carousel. Si Ava naman ang taga-picture sa aming dalawa. Sumakay din kami sa Swan at nagpatumba sa may Rialto. Naalala ko noon kami ni Logan ang nagpunta dito. Sana kasama rin namin siya ngayon. Huy girl, ba't natulala ka na dyan? Bumalik yung wisyo ko nang tanungin ako ni Ava. Wala. Sus, ang sabihin mo may naaalala ka. Baliw ka talaga. Halika na nga Lucas, tara. Paglingon ko wala na si Lucas sa tabi ko. Nasaan si Lucas? Tarantang tanong ko kay Ava. Ewan ko, di ba kayong nagar dalawa? Shit! Nagsimula na ako magpanik. Saan naman kaya pumunta yung batang yon? Lucas? Lucas! Naghiwalay kami ni Ava para mas madali namin na mahanap si Lucas. Naiiyak na ako. Diyos ko, wag naman po ang anak ko. Siya na lang po ang meron ako. Halos isang oras na kami naghahanap ni Ava, pero wala pa rin Lucas kaming nakikita. Ava, nasa na yung anak ko? Hindi siya pwede mawala. Tumahan ka muna dyan, huwag kang umiyak. Halika doon sa guard, magpatulong tayo. Saan naman kaya pumunta ang anak ko?
Iyak ako ng iyak habang kausap ako ng guard. Wala akong maintindihan. Ang nasa isip ko lamang mahanap ang anak ko. Logan, Tito, can you buy me ice cream? Of course, baby. Stay here, okay? Huwag ka nga alis. While I'm walking to Deku's stall, I saw some kids and he's crying kahit nilapitan ko siya. Hey, little boy, why are you crying? Humarap naman siya sa akin. Shit, ano ba tong nararamdaman ko? When I stare at his eyes, I felt something weird. Why is he looking at me like that? I can't find my nanay. Stop crying, okay? I will bring you to your nanay. Huminto naman siya sa pag-iyak. Kahit ang angulo kong tingnan, kamukha ko talaga siya. Really? Thank you, Mr. Nice Guy. Inakay ko muna siya at binilhan din ng ice cream bago bumalik kay Sab. When we're walking, I heard some women gossiping about me and this kid. Ang cute naman ng mag-daddy. Kaya nga eh, ang handsome nung daddy, tapos ang cute naman ng baby boy. Napahinto naman ako sa paglalakad. Why do we stop, Mr. Nice Guy? Humarap naman ako sa kanya. I don't know why my tears are starting to fall. Even others can notice that we have the same physical appearance. Tell me, what is the name of your mother? Her name is Ka... Tito Logan! Naputo lang sinasabi ng bata dahil dumating si Sab. Who is this kid? He is... I did not know his name. I'm Lucas. Nakangiti niyang sagot. Lucas? I'm Sabrina. Mr. Nice Guy, can we go to my nanay? She must be very worried. Dinala ko na lang sa guard si Lucas. Hindi ko alam kung ba't meron akong naramdaman sa loob ko na hindi ko dapat iwan ang batang yon. Ikaw pala yung hinahanap ng dalawang babae kanina. Este, bakla pala yung isa. Tara, sasamahan kita. Iyak ng nanay mo. Bakla? Hindi kaya si Ava yon? Hindi kaya may connection kami ni Lucas? Shit, Tito Logan. Kanina ka pa nakatulala dyan eh. Let's go na. Paglingon ko sa guard, they're already gone. Why am I feeling like this? Na parang kilala ko ang batang iyon. Heist, nasan ka na ba, Lucas? Alalang-alala na si nanay. Nanay! Napatayo naman ako nang marinig ko ang boses ng anak ko. Anak, I thought na wala ka na. Takot na takot ang nanay. Me too, nanay, but thanks to Mr. Nice Guy because he helped me. Mr. Nice Guy? Kung sino ka mang Mr. Nice Guy ka, salamat dahil binalik mo ang anak ko sa akin. Nang malaman ni Harris na nawawala si Lucas, agad siyang sumunod dito sa amusement park. Are you hurt, baby? No, dada. Mr. Nice Guy helped me to find nanay. Kaya ba Mr. Nice Guy ang tawag mo sa kanya? Well, thanks to him. Nag-aya mo ng mag-jersey si Lucas bago kami umuwi. Pero hindi ko na inaasahan na makikita ko paglabas namin. Hindi ako pwede magkamali. Si Logan, kausap ni Harris at may kasama siyang batang babae. May anak na siya. Hindi ko magawang igalawang tuhod ko. Para akong binubuhusan ulit ng malamig na tubig. Mas lalo siyang gumwapo ngayon. Hinila ko naman agad si Lucas para magtago. Nanay, why are we hiding? Shh! May monster sa labas, baby. Pero ang totoo, nasa labas ang tatay mo, anak. Sorry kung hindi kita mapakita sa kanya. Sorry kung kailangan maglihim ni nanay sa'yo. Nanay, why are you crying? Di ko na malayan, tumuro na palang luha ko. Kaya pinunasan ko agad. Pero huli na dahil napansin to ni Lucas. Are you scared of that monster? Don't worry, I will protect you. Oo, takot na takot ako. Takot akong malaman mong totoo. Takot akong kunin ka niya sa akin. Ang nagawa ko na lamang ay yakapin ang anak ko. Mahal na mahal kita, anak. I love you so much too, nanay. Love ko kayo ni dada. Mahalin mo kaya ang tunay mong ama pag nalaman mo ang totoo? Baby, what if hindi si dada ang tunay mong daddy? Will you get mad? What do you mean, nanay? What if iba pala ang dada mo? Will you love your real dada? Halos kumabog ang puso ko sa sobrang kaba. Once na oo ang isagot ng anak ko, ipapakilala ko na siya kay Logan. Yes, nanay. I will love my real dada. I don't want to get mad at him kasi bad yun. Napakabait ng anak ko. Buo na ang desisyon ko ngayon. Aaminin ko na kay Lucas ang totoo.